sa susunod nating kaso, magkapatid na dating dancer at model sa car show na kapanloko ng 200 million pesos. Naku, uulitin ko kung magkano ang nagoyo nila, ha? 200 million pesos po. 21 anyos pa lang ang mga ito, ha? At sa maniwala kayo't sa hindi, karamihan sa kanyang mga NASCAM, abay, mga negosyante pa. Paano nangyari ang mga nining na ito na nakapangloko ng tumataginting? Nauulitin ko ulit, ha? 200 million pesos. I repeat, 200 milyong libong piso po, ha, sa mga negosyante. Ang kanilang modus, abangan mamaya. Sa sinabi ni Chiang Mars kanina na dalawang neneng, actually neneng pa rin talaga yan kung tutusin, dahil mukhang mga, parang may mga gatas pa sa labi, eh, no? Yes. 200 million pesos ang nagoyo nung dalawang yon, magkapatid? Wow! Paano nangyari? At bakit kayo nagoyo? I'm sorry, ha, doon sa mga biktima, I'm so sorry. Di ba palagi natin, paulit-ulit sinasabi dito, if it's too good to be true, it's not true. At negosyante, baka mayroong ginamit na ibang estilo itong dalawang magkapatid na kagaganda. Ang balita natin, yan dalawang yan, ay dancer, model, yung mga sa car wash, I mean, car shows. Baka nagamit yung beauty o baka kalalakihan ng karamihan sa mga naloko. Well, mamaya abangan natin kung ano ba yung modus nila, bakit umabot sa ganong kalaki yung kanilang naloko, yung dalawang magkapatid na yan. 200 million pesos tumataginting daw po ang naloko nilang dalawa. At bakit? Mamaya po abangan nyo. Sige, punta na tayo ngayon sa ating unang kaso. Makakausap natin sina Joanna at Joyce, mga nagoyong personal na kakilala nila, itong magkapatid na scammer. At makakausap din natin ang iba pang mga na-scam, sina Julian Ochaldon, Genevieve Salon at Janine Ira Aguilar. Alright. Now of course, ayaw po nila magpakilala and gagalangin po natin yan para naman i-kubli ang kanilang pagkakilanlan at hindi po sila malagay sa kahiyan dahil bakit nga sila naloko ng pagkalaki-laking halaga ng pera at ang nakapanloko sa kanila ay dalawang neneng lamang. Umpisa natin kay Julian. Ma'am Julian. Saan si Ma'am Julian and Ma'am Genevieve? Hello po. Magandang araw po, Idol. Magandang araw po sa inyo dalawa. Ayun, tatlo sila. Okay. Sino po si Julian? Ako po. Okay. Taas lang po kamay kasi magkapareho kayo. May mga ayan. Pare-pareho kayo, meron kasi face mask. Ma'am Julian, umpisa natin sa inyo. Magkano muna yung naloko po sa inyo? Bali, ako po, nag-invest po ako ng 10,000. And then nakapag-recruit po ako ng 42 members na total po 130,000 po ang natangay. Wala pong naibalik po ni Cinco. Wow! Now, ano ba yung ginamit niyang pang-akit sa'yo at ikaw ay nagoyo ng pagkalaki-laking halaga at nandamay ka pa ng iba? Ano ba bali po, mag-i-invest po kayo. Tapos, ang balik po nun ay 50%. Bali, for example po, mag-invest po kayo ng 10,000. After 12 days po, magiging 15,000 po yun. Okay. Hindi mo ba tinanong sa kanya na, okay, saan mo kukunin yung tubo na 50%, samang gagaling yun? Ang sabi po nila, sir, ano po, trading po. Trading? Saan daw? Ano rin tinitrade nila? Stock exchange? Crypto po eh, crypto po. Ano yung crypto? Parang sa stock market po yun, sir. Stock market. Okay, at naniwala ka naman, hindi mo sinabi na paano kayo na-involve sa stock market, ikabata-bata nyo pa. Parang kasi nadala na din po kami, sir, sa ano, kasi sa hirap ng buhay ngayon, pumatos na po kami. Okay, sige, sige. Sumunod naman si, anong trabaho niyo po, Ma'am Julian? Online seller po ako, sir. Self-employed po. Online seller, self-employed. Kayo naman po, Genevieve. Saan si Genevieve? Pakita yes, sa kamay. Po. Okay, Ma'am Genevieve, magkano naman po ang nagoyo sa inyo? Bali po, ano, 69,100 po. At nakapag-recruit ka rin?
Mga kapatid ko lang po yung mga na-recruit ko din po eh. Parang dito lang po talaga sa bahay. Parang pyramiding to. So, paano naman yung kanyang estilong ginamit sa'yo, itong dalawang kapatid? Ano, ganun din po na sabi nga po nila, yung nag-start po ako sa 500, tapos sabi nila after 12 days po is magiging 750. Tapos ang next ko po is 3,000, magiging 4,500. Then nagsunod po ako ng 50,000 po. Paano mo nakilala ito? Ano, so actually sir, yung ano, kaya din kami isang one thing na pumatos dito kasi po, kilala po si Ingrid Arche. Parang dun po, yun po yung pinahawakan namin, nakilala po siya. Kaya po, pinagkatiwalaan po namin. Ano, artista ba ito? Showbiz? Ano, nalabas po siya sa mga ano, TV show ng mga dancer. Ang alam ko po kasi lumabas na rin po siya sa Wawa Win before. Ah, okay. So, kilala siya. Nakikita siya sa mga TV shows noon. Okay. Yes, so, po, yes po. So, nagamit niya yung kanyang pretty face plus yung kanyang exposure sa mga sikat na TV shows noon. Okay. And gusto ko lang po mag-disclaimer na walang kinalaman po yung mga TV shows na nabanggit. Apo. Saka po ano, sir, nag-charity pa po sila na galing po sila sa may bandang Cavite po, nag-charity po, nagbibigay ng ayuda. Kuno? Okay. Kunyari lang yun. Front nila yun. Okay. Ang sunod naman, sino yung pangatlo? Yung nasa taas? Yung si... Hindi. Kulang ang pangalan nyo rito. Yung pangatlo, sorry. Yung hindi pa nakakapagsalita. Ma'am, anong pangalan nyo? Ako po, Sir Rafi. Good afternoon. Good morning po. Ira Aguilar po. Wala nyo nilagay rito eh. Miss Aguilar. Okay. Sige. Ma'am Ira, sa inyo naman po, magkaroon naloko? Opo. Opo. Magkano po naloko sa inyo, Ma'am Ira? 90,000 po. Estudyante. 90,000 po. 90,000. Okay. Sa... Hello, ma'am. Miss Ira. Opo, 900 po. Opo, 90,000 po. 90K po. Okay. Ano po trabaho nyo? Ako po, estudyante lang po. Pero yung mga na-recruit ko po, yun po yung may mga trabaho po. Higit po, 10 yung na-recruit ko po. Lahat po sila, wala rin po bumalik. At paano mo rin po nakilala itong magkapatid na Ingrid at Crystal? Noong una po kasi talaga, nakita ko lang po sila sa Facebook. Tapos nung pangalawa po, binisit ko po, tapos po, nagmasid-masid po muna ako. Lahat po kasi, Sir Rafi, nakakapag-payout po talaga nung una. Kaya okay. Po, naingganyo din po ako mag-invite. Nung nag-invite na po ako, yun po, nag-andaleche-leche na po, hindi po nakapag-payout lahat ng mga in-invite ko, maski po ako. Okay, gano'n naman po talaga sa mga pyramiding, ano? Sa umpisa, syempre, papakagating kayo. Talaga magbabayad sila. Para yung mga nabayaran, word of mouth, kakalat yun, yun ang maging parang mga marketing people nila. Ima-market yung kanilang scam. Sabihin, oh, nakatanggap ako, magbibigyan ng mga testimonial. Yun, masisilaw ngayon itong mga susunod na biktima. Pero yung mga una, mabibiktima ulit yun. Dahil ang gagawin ng mga unang nag-invest na nakatanggap, yung pangalawa, mag-invest sila. Pangatlo, bubuhos na sila. Pagbuhos nila, doon na tatangay ng pera. At totoo ba, umaabot daw ng 200 million ang mga naloko sa inyo lahat-lahat? Yes po, siguro po. Yes, kasi po. Nasa 35,000 po kami sa group na member. Wow. Opo. 35,000. Yes po. Damn. Okay. At paano yung pinapadala yung pera? Pera padala, bank account, ano ba yun, in person, cheque? Verifier po. Verifier po, Sir Rafi. Paano po yung verifier? Bali, may hinire po sila na tao. Hindi okay. Ko po sure kung ilan, pero lahat naman po nakikilala po namin. Doon nyo po ipapadala yung pera para po i-verify po yung bayad ninyo para po magkaroon po kayo ng dashboard. Tapos si verifier po, magre-remit po ng pera kila Ingrid po. Oh, so... gumagamit sila ng middleman, hindi diretso kayo yes, sa kanila. Yes po, middleman. Ah, wise din. Ano? So, ako ang duda ko, merong nagtuturo dito sa dalawa. I don't think na ang may utak nito, itong dalawa lang. They cannot come up with this kind of grand scheme.
there must be somebody or group of people just using their faces at yung kanilang exposure para makapanloko ng malakihan at ginamit lamang itong dalawa. Although, may pinagsisendan po sila, idol, ng pera. Galing po yung verifier. Bali yung mga malalaking pera po, sinisend po sa account na King Sarmenta po. Kingswell Sarmenta. King? Kingswell Sarmenta po. Kingswell Sarmenta. Hindi nyo ba tinanong kung sino si Kingswell Sarmenta? Wala pong sinabi yung mga verifier sa amin. Ang sabi lang po, sabi na po nila, dun po pinaparimit yung pera. There you go. So itong Kingswell Sarmenta, ito yung utak nitong scam. Tapos ngayon, ginagamit itong mukha nitong dalawa. Well, may pananugutan din itong dalawa, itong Ingrid sa Crystal. Nakausap niyo na ba mismo itong ano, Crystal at Ingrid? Wala po, sir. Nagtago na po sila, sir. Okay. Ano yan? Anong pinapakita? Hindi ko maintindihan. Okay. Alright, so, niminsan din yung pa nakausap tong si Ingrid at saka itong si Crystal. Hindi pa po. Hindi po sila nakikipag-usap sa amin. So, paano nyo nalaman na sila ay kasabwat? Nagla-live po sila, idol. Ah, nagla-live. Okay. Yes po. Okay, so sa pagla-live nila, doon sila ng hikayat ng mga mabibiktima. Yes po. Pero pagdating sa padalahan... Napaparaffle po kasi sila, idol. Yung huli pong raffle nila bago po nawala totally yung iX Trade is namigay po sila ng motor. Oh! May mga paraffle pa po. Ano yun? iX Trade? iX Trade po. Okay. iX Trade po. Okay, so pagkatapos... So magla-live itong dalawa. Anong ginagawa sa pagla-live? Namimigay, sasayaw, magpapakyut, ganon? Ano po yung mga member po sa yung mga member po, yun po yung pwedeng sumali sa games po nila, ay sa raffle po nila. Okay. And then, pag gusto mo nang sumali, maging member ka na, yun na, magpapadala ka ng pera dun sa verifier, and then pag malakihan na, ipapadala mo dun sa pangalan. Anong ulit ang pangalan? Kingswell Sarmenta po yung pinapadala nila ng pera. Anong account, anong bangko? Union Bank po. Union Bank, Kingswell Sarmenta. Itong si Sarmenta, hindi niyo pa ito nakausap? Hindi pa po. Itong mga verifier, hindi po. Nakausap niyo pero hindi niyo nakikita in person? Yes hindi po. Okay. Sige, meron pa ba tayong victim? Okay, sige. Saan ba yung sina? Ano to? Joanna at Joyce. Hello, Joanna. Hello po. Magandang Joyce, araw po. Magandang araw. So, kayo ay mga naloko din at mga kaibigan nyo o kakilala nyo mismo itong magkapatid? Opo. Opo. Okay. Magkano po naloko sa inyong dalawa? Si Ingrid muna. Si ano muna? Si, saan si Joanna? Taas ang kamay. Ako po. Ako po. Okay. Ma'am Joanna, magkano po naloko sa inyo? 250,000 po. Ho! Laki. Plus pa siguro, meron ka mga na-recruit? O sa wala naman po ako. Wala po akong na-recruit kasi kakasali ko lang po. Ano pong trabaho niyo, ma'am? OFW po. Ako. Eh, kaibigan niyo ito, paano niyo po nakilala pala muna in the first place? Si Crystal po kasi, kadancer ko po dito sa Japan. So, ang sabi niya po sa akin, sumali ako dyan. Eh, ang gusto niya nga po sa akin, 1 million ibagsak ko. So, sabi ko po, natatakot ako kasi hindi pa naman po ako nakapag-try. So, nag-try po ako ng 250,000 muna yung binagsak ko sa kanya. So, after 10 days po, bigla na po siyang nawala. Nag-deactivate na po ng mga Facebook, ng IG. So, doon na po ako natakot kasi hindi pa po ako nakaka-payout kahit isang beses. Kahit isa, wala pa po ako nakukuha sa kanya. Gaano po katagal na nakasama to sa Japan? 6 months po. 6 months. At pareho po kayong work. So, hindi man lang siya na konsensya na katrabaho ko to, kaibigan ko ito. Oh, actually, madami po kami katrabaho niya na na-scam niya. So, nung dumating po siya dito sa Japan, wala po siyang alam, hindi siya marunong salita. Kami po yung nag-ano sa kanya, nagpinakain namin siya. So, kami po yung nag-guide sa kanya kasi hindi naman po agad siya kikita dahil wala pa po siyang alam kahit anong salita ng Japanese. Aha. So kami po yung ano, inakay po namin siya. Tapos nung mga friends ko po, nagpunta pa sa bahay nila nung anak po siya. Kasi ang sabi niya, hindi siya binibigyan ng pera nung asawa niya. So nag-abot pa po ng pera yung mga friends namin sa awa sa kanya.
Kaya hindi po namin ina-expect na lolokohin niya kami ng ganyan. Apo, sino po dyan sa magkapatid? Si Ingrid o si Crystal? Both po. Kilala po namin sila pareho. Pero sino po yung dancer? Sa ano po? Si Crystal po. Si Ingrid po, dancer po sa Pilipinas. Okay, sandali po. Guys, next time, lagyan niyo ng pangalan. Saan dyan si Ingrid, saan dyan si Crystal? Kasi malilito yung mga tao. Magiging ako dalito eh. Next time, lagyan niyo sa baba. Lagyan niyo ng pangalan. Para ma-ID natin, sino si Ingrid dyan sa picture na yan at sino si Crystal sa picture na yan. That's very basic. That's 1+1. Lagyan nyo. Yan. So, ibaba nyo, idikit magkakapatid, idikit nyo. Pwede pa siguro three-way. Diba? Para hindi magkalituan. So, sino po yung kasama nyo, si Crystal o si Ingrid? Si Crystal po. O, pakita nyo ulit yung pangalan ni mukha ni Crystal. Direct. Ginagawa nyo? Okay, gusto mo, upo muna ako rito pa habang ginagawa nyo. Saglit lang. Upo muna ako. Sige, habang ginagawa nyo. Sige, upo muna tayo. Sige, gawa. Andiyan, okay na? Ayan, okay, sige. Okay. Ayan, si Crystal po. Yan yung kasamahan nyo dati na dancer. Okay, sige. Pero pareho po silang tinulungan nyo. Si Crystal po. Hindi po, si Crystal lang si po yung kasama namin. Okay, sabi nga po naman ni netizen, wala raw utang na loob, eh, matapos nyo na po matulungan, makup-kup, lahat-lahat, tapos nakuha pang lukuhin daw kayo, sabi ng mga netizen, ang galit na galit po ang mga netizen. Ito naman, kausapin natin si Joyce. Ma'am Joyce. Good morning po. Good morning. Kayo naman po, Ma'am Joyce, magkano pong naloko sa inyo? Nasa 150,000 po. Unlucky. Ano pong trabaho nyo, madam? Online seller po. Online seller. At meron po ba kayo na-recruit o kayo lang po mismo ang naloko? Meron po, isa lang po, kaibigan ko lang po. Magkano pero po? Siya po pero yung friend ko po ang maraming na-recruit. Nako po. Magkano po yung ilan po yung na-recruit ng friend nyo? Siguro po mga 10 din. At magkano po bawat ulo? Kasi yung friend ko ang na-scam sa kanya, nasa 150 din po. Ang laki, by the hundreds of thousands. So, kung compute mo, by the hundreds of thousands plus 35,000, ang laki, mga naloko sa inyo. Ganon din po sa inyo, Ma'am Joyce, paano naman po yung ginamit na modus? Ano po kasi, kumari ko po siya. Yung una, kaibigan, kasama sa trabaho, ngayon kumari. So, wala talaga, no? Walang ligtas, kahit na kaibigan, kumari, kahit na BFF, talagang paglulukohin, lulukohin. So, ganun din po yung kanyang approach na mag-i-invest at babalik po 50%. Apo. 150% po. 150% naman sa inyo ang pangako. Yun naman po talaga ang makalagay sa platform nila. 150% para sa mga nag-invest. Tapos, ang makukuha po sa referral fee is 20%. Hindi, kasi doon una po sa nakausap ko, kina Julie Ann at saka Genevieve, ang pangako na po 50%. Kung mag-invest ka ng 10,000, may tubo na 5,000. Ang babalik sa'yo, 15,000. So, yes po, pero ang binabalik po kasi nila, sir, yung buo, yung kasama yung investment mo, kaya 150% po. Kasama na investment mo. Opo, okay. Ibabalik po nila. Tsaka mo po ipapasok ulit kung gusto mo pa magpasok. Ayun, okay. So, wala na po silang dalawa. Hindi nyo na po nakakausap to. Wala po talaga. Kayo ho ba'y nakapag-file na ng reklamo? Apo, nakapag-file na po. Sa NBI? Apo, may mga nag-file na rin po mga kasamahan namin. Sige po, ganito po ang gagawin natin. Palilitin po natin ang mundo nitong dalawang magkakapatid. Ikakalat po natin ito sa social media. At the same time, kami po'y tutulong din doon sa hindi pa nakapagsampan ng reklamo. Papailan po natin ang kaso sa NBI. Ano po? Grand scale staff. Hindi lang ho dapat itong sina Ingrid saka Crystal, dapat maging yung mga tao na sa likod nito tulad nung Sarmienta na sinabi niyong pangalan at saka yung mga tumatanggap. Anong pangalan ng mga tumatanggap? Ano, Julie? Anong tawag niyo doon? Verifier po, sir. Mga verifier. May mga pangalan po kayo. Sir, meron po isa, si Junel Bitangkol po, aka Latrell Alvarez po. Okay, sino pa? Jisriel Garcia po. Okay, sige. Ibigay niyo po mamaya yung off-air sa yung mga pangalan nila para ipopost po natin sa social media and then ilalapit po natin sa NBI. Okay?
Sige po. Salamat po sa inyong lahat. At gagawin po namin ay ikakalat po sa social media. Magkakaroon po ng awareness nang sa gayon, wala na po maloko pang mga ito. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, sir. Thank you po, ma'am. MJ, anong sabi ng netizens? Idol Rafi, eto po ang entry ng ating mga netizen. Ano, unahin natin kay Dali Monternel. Lahat ng perang nakuha mo sa maling paraan, kukuhanin ng tadhana sa masakit na paraan. At eto, number 2, Idol Rafi, si Julian Martinez. Hindi masama ang humangad ng pag-asenso. Dapat lang tatandaan na huwag gawa ng panalamang ang kapwa mo. And last but not the least, Idol Rafi, si Jeneline Dalagan. Sabi niya, ang perang hindi mo pinaghirapan ay hindi magdudulot sa'yo ng kaginhawaan. Bagkus ito'y magbibigay sa'yo ng kahirapan. Kaya maging tapat sa lahat ng oras upang bumalik sa'yo ang biyaya. Yan ang sabi ng mga keyboard warrior natin. Yan ang entry nila, Idol Rafi. Back to you po, dyan sa studio. Magbabalik pa po ang Idol.